Tatandaan nyo, yung pagligo, yung pasma, meat lang yon. Okay? Ayun yung personal belief ko. Nasa sa inyo lang yan kung gagawin nyo to or hindi. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, i-cover ko kung dapat ba tayong maligo after ng workout natin or kailangan ba natin muna magpahinga. May mga nare-receive akong mga question, ito ulit eh, may tinatanong sila kung kailangan ba nating maligo straight away or kung kailangan magpahinga muna tayo or kung kailangan kumain muna tayo bago maligo para sa best result. So i-cover ko lahat yan guys, kung isa ka dito na nagtanong, kailangan panood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung dapat ko ka bang maligo after ng workout or kailangan magpahinga ka muna. Pero bago po sa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para ma-update kayo sa bagong video. Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button pagkataas nyo mag-subscribe para once nag-upload ako ng bagong video, eh ma-notified po kayo. Gusto ko lang po sana i-clarify or for disclaimer lang na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po lang itong video. Itong recommendation ko sa mga tanong nyo, eh, para sa akin, personal reference ko lang to, okay? Personal experience, nasa inyo na lang yan kung gagawin nyo to or hindi. Like ko nga sinasabi sa video ko, hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At ikit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, okay? Pero, yung mga ginagawa ko dito, yung sinasabi ko dito, lahat yon na experience ko na. So, ang sagot ko sa tanong nyo, kung dapat ba tayong maligo straight after ng workout, ang sagot ko lagi dyan, oo, kailangan natin agad maligo straight away. Wala nang et cetera, et cetera. Hindi na tayo dapat maghintay ng 30 minutes, hindi na tayo maghintay ng 20 minutes, o hindi natin kailangan magpahinga. Pagkatapos ni mag-workout, pawis tayo, or pagod tayo, diretso tayo sa banyo, maliligo. Okay? Ayun ang ginagawa ko, straight away. Pero, ang pinapaligo ko, tandaan nyo to guys, ha, importante to. Ito yung pinaka-the best tip na sasabihin ko dito sa video to. Kailangan yung papaligo natin ay malamig, yung ice cold water. Ayun yung number one recommendation ko. Kapag nagtatanong yung mga kaibigan ko dito, kahit yung mother ko, natanong niya sa akin kung okay lang bang maligo pagkatapos siya maglakad galing work or kung may ginawa siyang mga trabaho sa bahay, natanong niya sa akin kung okay lang ba maligo. Sinasabi ko, okay lang maligo basta yung papaligo nyo kailangan yung malamig na tubig. Bakit kailangan malamig na tubig ipapaligo natin? Ayan, sasagutin ko yan. Kaya malamig na tubig papaligo natin kasi una sa lahat, kung galing tayo nag-workout, nagbuhat tayo, syempre ginamit natin yung muscle natin, okay? Yung muscle natin at saka yung joints natin, yung mga buto natin, di ba? Kapag nag-workout tayo, hindi naman tayong nakatayo lang eh. Kaya nga di ba sinabing workout, maggagagalaw tayo, di ba? I-workout natin yung muscle natin. Kapag wino-workout natin yung muscle natin, katulad ng squat, di ba? Nag-i-squat tayo para ma-workout yung legs natin. Nagde-deadlift tayo, kailangan nagbe-bend yung knees natin, di ba? So ginagamit natin yung knees natin, ginagamit natin yung hips natin. Ano ba yung nandun sa loob nun? Diba? Meron yung buto, meron yung joints. Okay? Kapag ginagamit natin yon, especially kapag nagbubuha tayo ng mga mabibigat, yung joints or yung buto natin, ginagamit natin yung palagi. Kapag yung paggamit natin palagi, kailangan nun ma-heal. Ibig sabihin, kailangan niyang ma-heal after ng workout. Diba? So, ang sasuggest ko, maligo tayo ng malamig na tubig. Yung ice cold, talagang pinakamalamig, kung ano yung pinakamalamig na makuha yung tubig ay yung pinakamaganda para sa joints or sa buto natin para makarecover. Magbibigay ako ng example ha, isipin mo na lang, di ba pag nauntog ka nung bata tayo or hanggang ngayon, nauuntog tayo kasi ang tanga nung pader or iniuntogan natin, di ba? Kapag nauntog tayo, ano sinasabi nila, di ba? Lagyan mo ng yelo, di ba? Yun sinasabi nila para mag-cool down or para mawala yung bukol, di ba? Yun sinasabi nila. Kasi yung yellow, yung anti-inflammatory na gamot yun para bumaba yung nung sakit or yung tension nung pagkauntog natin, okay? So, ganun din yun. Kung i-apply mo yung yellow doon sa joints natin, sa buto natin, pag ginamit mo yun, syempre, para makarecover yun, eh, kailangan lalagyan mo siya ng malamig na tubig o yung yellow, di ba?
So, ganun din yung sa muscle natin. Kapag ginagamit natin yung muscle natin, especially yung fiber ng muscle natin, kapag ginagamit natin yun, excuse me, kapag ginagamit natin yung palagi, syempre yung muscle na yun, mabiburn siya, di ba? Para kumbaga ginagamit mo siya, para makarecover siya ng mabilis, ang sinasuggest ko lagi, or ginagawa ko palagi, malamig na tubig, straight away sa buong katawa ko. Kaya minsan, kahit pagka nandun ako sa shower room, ginagawa ko, nasa cold yung shower ko, napakalamig. Alam mo yung nanginginig na akong ganyan, oh. Alam mo yun, yung nanginginig na akong ganyan, oh. Nanginginig na akong ganyan, oh. Nanginginig na akong ganyan, oh. Alam mo yun, yung nanginginig ka ng gano'n sa sobrang lamig. I mean, di ko na matiis eh. Pero, after ng malamig na tubig, siguro, pinapang-shower ko siya for at least 5 to 10 minutes. Tapos, naglalagay ako ng mga maligamgam na tubig for at least 2 minutes para lang maalis yung sobrang lamig sa katawan ko. Tapos ayun na, ginagawa ko, feel ko mas better kaysa yung pupunta ako sa banyo ng straight ng mainit or yung maligamgam, tapos hindi ako makapagpaligo ng malamig, ang mafi-feel ko lagi. So yung muscle ko, especially yung joints at saka yung bones ko kapag ginamit ko yun, especially kapag nag-squat ako, yung pag nag-deadlift, pag nag-bench press, sa shoulder ko, yung shoulder joints ko, alam nyo naman na meron akong injury in the past. So sinuggest nung nagtingin sa akin, nung physiotherapy nagtingin sa akin na kailangan ko nga lagyan ng cold compress at saka hot compress. So yun yung sinasuggest sa akin. So inisip ko kung lalagay ko yung cold compress at saka hot compress doon sa part na masakit sa akin. So kung bakit hindi ko lalagay sa buong katawan ko kung ginagamit ko yung buong katawan ko, yung muscle ko especially, di ba? Kasi minsan ginagawa natin, nagbe-burn out tayo sa gym para ma-workout yung muscle natin, yung buong katawan natin, di ba? Para makarecover yun, yun lang sinasuggest ko. Yung malamig na tubig straight away. Isa pang tanong, hindi ba tayo mapapasma kapag straight after ng workout natin, bigla tayo naligo? Ayan, lagi kong nare-receive yung mga question na yun eh. Lagi kong sinasabi, yung pasma guys, myth lang yun, okay? Sa mga matanda lang yun. Isipin nyo na lang ha, magbibigay ako ng example ulit dito. Isipin nyo yung mga basketball players, okay? Yung basketball players. Diba pagkatapos ng game nila, straight sila sa shower room, naliligo sila. Hindi nyo nakikita, pero i-search nyo dito sa YouTube. Pagkatapos nila mag-basketball, anong unang ginagawa nila? Dumediretso sila sa shower room. Para sa akin yung pasma, old saying yun or yung myth yun. Ang ginagawa ko for the past 7 years, katapos ko mag-workout sa gym, diretso na agad ako sa shower room eh. Wala nang hinto-hinto eh. So ang nangyayari niya, dapat kung noon pa lang, ginagawa ko na for the past 7 years, eh matagal na akong napasma, di ba? Kasi yung pasma, yung nga sinabi ko kanina na old saying lang yun or myth lang yun, kumbaga nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala kayo doon or kung gagawin nyo, magliligo na kayo or hindi. So guys, ito additional information lang dito. Ang sinasuggest ko, di ba, pagkatapos nyo maligo ng malamig na tubig, pagkatapos ng workout nyo, ang sinasuggest ko, laging kainin nyo agad yung meal nyo. Bakit kailangan natin kainin agad yung meal pagkatapos nyo maligo? Kasi una sa lahat, kapag nakaligo ka na, refresh ka na, mabango ka na, di ba? So, kailangan kainin mo na yung meal mo para yung ginamit mong muscle sa katawan mo, eh, makarecover agad, okay? Bibigyan mo siya na ng nutrient, ipasok mo agad yung mga pagkain na tamang pagkain sa muscle mo para pagkakain mo ng pagkain mo, eh dumiretso agad siya sa muscle fiber natin para makarecover siya straight away. Okay? Tandaan nyo yan kasi importante yon. Kung hindi tayo kakain agad after ng workout natin, ang sinasuggest ko, kailangan at least maximum ng 1 hour to 2 hours, okay, after natin mag-workout. Syempre, after natin mag-workout, maliligo muna tayo, magpe-prepare tayo, tapos magbibihis pa tayo, di ba? Within an hour, for sure, nakaready ka na, pwede mo na kainin yung meal mo. Para sa akin, yung pinaka-the best time. Nag-recover yung muscle mo, pagkatapos po gamitin yung muscle mo, papasukan muna agad siya ng mga nutrients, especially yung protein, eh yung kailangan natin. Para yung protein breakdown, eh dumiretso agad siya sa muscle fiber natin o yung sa muscle group na tinraining natin. So, yun yung explanation ko. So, yun yung pinaka-the best para sa akin. At saka, huwag nyo rin kalimutan, guys. Kung nakitake kayo ng supplement, huwag nyo kalimutan, after nyo kumain, ang sinasuggest ko, inumin natin yung multivitamins or multivitamins natin, makakatulong yun. At the same time, yung vitamin or vitamin D3, tinatawag nila dito, para yun sa bones or para sa joints. At saka, guys, huwag nyo rin kalimutan, nasuggest ko rin dito, yung fish oil. Yung fish oil naman maganda yun sa immune system natin at saka at the same time maganda rin yun sa bones natin at saka sa heart natin. Mag-regulate yun kung inumin natin yun sa buong katawan natin. Yung tatlong supplement na yun, yun yung
supplement na tinitake ko normally pagkatapos ko mag-workout para makarecover yung buong katawan ko, hindi lang yung muscle ko, pati na rin yung immune system, yung bones, yung heart, yung lahat, yung general health ko para makarecover ako. Para sa next time na workout ko, ready ulit yung katawan ko. Hindi sore yung katawan ko. So guys, ayan, ito muna yung video natin ngayon. Sana na-cover ko yung mga tanong nyo, especially dun sa pagligo natin after natin mag-workout. Kung may na-miss man ako about this sa video nito, i-comment nyo lang sa baba, hintayin ko yung comment nyo, at saka sagutin ko yung comment nyo as soon as possible. Okay? Tatandaan nyo, yung pagligo, yung pasma, meat lang yon. Yun yung personal belief ko na sa inyo lang yan kung gagawin nyo to or hindi. So guys, sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. At saka guys, kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana i-like nyo rin itong video ko. At saka ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday. Kung ma-miss naman yung every Friday, huwag kayong maglalabas na i-click nyo lang yung notification button pagkatapos yung mag-subscribe para once nag-upload ako ng bagong video, manonotified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, I'm out for today. Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video.